What's up mga Inday, mga Indang? Welcome back to my channel! Yay! This is Belle, again and again and again and again. For today's video, hindi tayo mag-film ng mga kung ano ang kaitikan sa bukay. Dahil iba ang gagawin natin. Dahil ang gagawin natin ngayon ay... I-re-reveal ko ang sekreto kung bakit maputi ang kilikili ko. So, kung gusto mo din magkaroon ng maputing kilikili, don't skip this video and panoorin mo to hanggang sa matapos. So, huwag na natin patagalin pa. Let's go. Disclaimer lang, hindi ko naman sinasabi na sobrang perfect na talaga ng kilikili ko. Magbibigay lang ako ng mga tips para pumuti din yung kilikili mo. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit maputi ang kilikili ko, kung bakit hindi ako tinutubuan ng buhok, at kung bakit hindi pinagpapawisan ang kilikili ko. Ano ang sekreto ko? Just keep on watching. At hindi ka magsisisi. So, ang product na ginagamit ko ay Tawas. Tawas lang talaga, chai. Sobrang mura lang nito. Hindi ka magsisisi kasi isang ganto, nagagamit ko siya ng 2 buwan na. More than 10 years ko na siyang ginagamit. Kaya hindi ako nagsisisi talaga sa product na to. Tubuan ang buhok yung kilikili mo. Hindi mangangamoy yung kilikili mo the whole 24 hours. Tapos hindi pa siya malaki. Like kung kasama to, kahit saan ako magpunta. Sobrang hindi ganito yung kilikili ko dati. Kasi talaga akong pakialam sa kilikili ko. Kahit pagpawisan ako dyan, mangamoy yung kilikili ko. Wala talaga akong pakialam. Maitim yung kilikili ko dati. Hindi naman ganun kaitim, pero may shadow talaga siya. Kasi nga guys, napagdaanan ko yan. And I know the feeling talaga. Sobrang nakakahiya yun. Lalo na pag nasa public ka. Disclaimer again, hindi naman ako against doon sa may mga dark underarms. Hindi naman yan big deal. Yan. Pero syempre, kapag mahilig ka magsuot ng mga bathing suit, mahilig ka mag-swimming. So, dapat talagang aalagaan natin yung kilikili natin. Guys, kung maitim yung kilikili natin, aminin natin na wala tayong self-confidence. Diba? Alam natin yan. Huwag tayong magsinungaling sa sarili natin. Gustong-gusto natin ma-achieve yung mga kilikili goals natin. Sobrang big deal sa akin kapag maamoy yung kilikili ko, maitim yung kilikili ko, tapos baka lagi siya. Kasi nakakawala talaga yan ng self-confidence. Pero kung para sa inyo guys, okay lang naman na ganun yung kilikili nyo. Kasi kilikili lang naman, hindi naman lagi nakikita yan. Okay lang yan. Sinishare ko to kasi marami din namang nagtatanong sa akin kung bakit maputi yung kilikili ko. Ganon. So, ito na nga siya. Sinishare ko na nga, diba? Sinishare ko sa inyo yung mga tip. So, tip number one, never shave yung kilikili. Talaga, kasi tinay ko yan. Dati tinay ko din yan. Nag-shave ako. Tapos, parang, ang sarap ng feeling kasi parang ang smooth ng kilikili ko. Tapos, 2 days lang, na yung mga maliliit na sobrang kati. Oh no! At dumami yung buhok. Ah! Huwag na huwag kayong mag-shave ng kilikili mo. Kung mabuhok yung kilikili mo, tapos mag-shave ka palagi, na-irritate yung kilikili mo. Tapos, dumadami at dumadami yung buhok niyan. Kakapal. Tip number 2, huwag na huwag niyong i-pluck yung buhok ng kilikili mo. Kasi nagko-cost ng chicken skin. Tingnan lang, may mga butlig-butlig ka sa kilikili mo. Ang pangit ng feeling nun. Alam ko yan kasi naranasan ko rin yan. Kaya nag-stop talaga ako mag-pluck ng kilikili ko. Kaya ang ginagawa ko, kapag may tumutubo na buhok sa kilikili ko, ginaganon ko na lang siya sa kamay ko. Sa iron, nung gumamit na ako ng towers, minsan na lang siya tutubuan at sobrang tagal. Siguro naabot pa siya ng 1 month bago mag-pluck yung buhok sa kilikili ko. At effective na itong panggamot ng singaw, di ba? Kaya sobrang safe. Kahit kainin mo pa ito kung gusto mong kainin, okay lang. Walang mangyayari sa'yo kung kakainin mo siya kasi gamot mo siya. So, since wala naman talaga akong pera pambili ng mga laser, ng mga kung ano-anong whitening products na yan, wala akong pambili niyan, guys. Kaya eto talaga. Kaya tawas lang talaga yung pa siya ng 2 months. Kalain mo yun, di ba? Hindi ka gagastos para lang sa kilikili mo. Wala pang ibang nilalagay sa kilikili ko, kundi yung tawas lang talaga. At sobrang proud ako na tawas yung ginagamit ko. Hindi naman perfect yung pagkaputi niya, pero okay na, di ba? Okay nang pang sabak-sabak-baktan. Kaya hindi na ako naihiya na mag-ganon-ganon sa public kasi may panlaban tayo dyan. Kahit matinis yung mukha natin dyan minsan kasi hindi talaga may iwasan tulad nito. So, yun lang mga enzyme, mga enzyme. Sana may nakuha kayong information sa mga sinasabi ko, mga kadaldalan ko. Proud lang talaga ko sa sarili ko na na-achieve ko yung kilikili ko. Malaki yung braso ko. Pero at least, diba, may panlaban na
pwede namang ilaban yung kilig-kilig ko. Sobrang happy ko na meet ko talaga si Tao. Tapos more than 10 years na kami magkasama nito. At talagang hindi niya ako binigo kahit kailan. I think marami na akong nasabi. So that's it guys. Sa next video ko, tell ko na naman yung sikreto ko kung bakit na-achieve ko yung ganitong pwet. Diba gusto mong pwet na ganyan? Anyway, sobrang thankful ako sa mga tao na nag-subscribe ng channel ko. Tapos nanonood ng mga videos ko. Tapos sa mga nag-like, sobrang na-appreciate ko talaga guys. Thank you so much. Stay safe and God bless. Bye for now.